Yon, what's up mga kagutong, panibagong umaga, panibagong araw na naman, panibagong presidente syempre. At kung sino yung sinuportahan mong presidente, paki-comment naman. At syempre, kung ako ang tatanungin kung sino ang aking sinuportahang presidente, syempre, BBM tayo. Yo, mga ka-BBM, yon. Pero ang ating reaction video ay hindi patungkol dito sa ating presidenteng nanalo ngayon. Ang ating reaction video na ating gagawin sa ngayon ay ano nga ba ang nangyari kay Kalinga Prab at kay Mike? Na ito si Mike, kung sa mga baguhan dyan, ito si Mike ay yung tinutulungan ni Kalinga Prab at pinapaaral ni Kalinga Prab sa private school. At hindi sa kalaunan ay graduate na nga naman si Mike ng grade 6 si Mike. Ayan. Ang aking pong video na nakalap ay nanggaling po kay Kuya July. Maraming salamat po sa iyo, Kuya July. At nagkaroon ako ng impormasyon patungkol dito sa issue about dito kay Mike na kinokontrol nga ba ni Kalinga Prab si Mike sa pagbablog. Yun, may mga ipapakita din po akong video at may mga pinakita din pong video si Kuya July. Shout out po sa iyo, Kuya July. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Kuya July, please like and subscribe. At kay Mark, please like and subscribe po tayo para updated po tayo sa kanila. At lalong-lalo na po kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe sa akin at papindot na rin po ng notification bell para updated ka. Kitang-kita kita, hindi ka pa nagsasubscribe. Ayan o, nagsubscribe ka nga. Pero hindi ka pa pumindot ng notification bell. Tiyo mo, kitang-kita talaga kita. Nakikita kita. Yun, mga kagutom. Ayun, pag-uusapan na po muli natin ang patungkol nga dito. Ang sabi ni Mike dito ay ang katotohanan, naglahat po si Mike ng video. Ang katotohanan po dito ay hindi daw po kinokontrol si Mike ni Kalinga Prab. At totoo po dito ay busy po si Mike sa kanyang pag-aaral at study first po si Mike. I believe sa batang yun kasi kahit pa paano nagagawa niya ng paraan na ibabalansin niya yung kanyang oras para sa kanyang pagbablog. Pero okay lang naman yun na ganun yung pagbablog ni Mike dahil yun nga sabi ko na busy sa pag-aaral. Marami, kung ako lang po ang sasabihin bilang estudyante po na second year college, running for third year college po ako ngayon. Napakahirap po talaga. Actually, sa ngayon, napakarami ko pa pong gawain. Sinisingit ko lang po kayo para po yung tingin nyo po sa akin bilang mga supporter ko dyan at yung mga sinusubaybayan nyo po sa akin channel ay wag pong mawala. Ayun po. Sinisingit ko po ito para sa inyo, hindi po para sa akin, kundi para sa inyo. And then maging aral na po rin sa inyo at makakuha rin po kayo ng aral. Yun, what's up mga kagutom? Balik ko lang mga kagutom na ano lang po, naputol po ang ating video. Ayan, dun nga sa sinabi ko kanina mga kagutom na kung ako ang tatanungin bilang estudyante, napakahirap po talaga maging estudyante para sa akin dahil napakarami pong gawain bilang estudyante. Sinisingit ko lang po ang aking pagbablog para yun nga, sinabi ko kanina na para hindi po mawala ang inyong pagtingin para sa aking channel at yun din po ang pagtingin ko sa inyo para hindi po mawala. Ayun, syempre mga kagutom, kung hindi ka pa po talaga nakaka-like and subscribe, pa-like and subscribe po ako, kitang-kita kita, di ka pa nagsasubscribe. Ayan na nga, pinindot mo na yung subscribe kung hindi mo pa pinindot yung notification bell, oh. Ayan, kaya hindi ka updated, no? Ayan. Yun na nga, ang advice ko lang kay Mike, mga kagutom, mga viewers, mga kalingap, wag po tayo mawawala ng pag-asa, hayaan po natin ang mga toxic na dumarating sa ating buhay. Kaya nga, nagkaroon po tayo ng mat, di ba mga kagutom? Ang mat po ay isang, ang aking mga natutunan sa mat ay yung tinatawag na problem solving. Ayan. Kaya nga nagkaroon ng problem solving dahil yung problema ay kayang isolve ng kung sino mang kung ano mang solusyon. Kaya nga dun sa problem solving guys mga kagutom,
ay may mga solusyon na kailangan natin gawin para ma-solve yung problema. Ayan. Sinare ko na rin yung aking kaalaman base sa aking kaalaman nung mga high school. Hindi naman po ako ganun katalinuhan, pero may konti lang po tayong katalinuhan, mga kagutom. Nung high school ako, share ko lang sa inyo, mga kagutom. Sumungkit din naman tayo lang isang medal nung bago tayo graduate. Ayun. Yun na nga, ipagpapatuloy ko lang ang ating video. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. At syempre, mag-iingat po tayong lahat. At syempre, kung sino pa po ang hindi naka-like and subscribe kay Kalinga Prof, please like and subscribe po natin. Syempre, huwag nyo po akong kakalimutan. Please like and subscribe po sa channel ko. Ayan. Muli po, nagpapasalamat po ako kay Kuya July. Maraming salamat po, Kuya July. Shout out po sa'yo. At mag-iingat ka po palagi. Ayan po ang hinahangaan kong bilang isang reaction video, Kuya July. Maraming salamat. Sana mapansin mo, Kuya July. Ayan, pa-shoutout din ako sa'yo, Kuya July. Ayan. Hanggang dito na lang po. At yun lang po ang aking mga mensahe kay... sana yung din, mensahe ko rin po pala kay Kalinga Prof. Sana po, Kuya Kalinga Prof, wag po tayo titingin kung ano pa po ang sabihin sa atin. Alam ko naman po na si Kuya Kalinga Prof ay hindi po talaga ganun kaliit yung kanyang pag-iisip. Napakalawak po ng pag-iisip ni Kuya Kalinga Prof. Maraming salamat sa iyo, dahil kung hindi sa iyo, wala rin kami sa mundo ng pag-YouTube maging isang reaction video para sa inyo at mabigyan at mahimay-himay ang mga problema na tinatahak natin sa ngayon. At maraming salamat din muli kay Kuya July. Yun, hanggang dito na lang po. At kung saan man po tayo naroroon ngayon, mag-iingat po tayo. Ayan. Hanggang dito na lang po, at nagpapasalamat po ako muli talaga. Ayan. Magsawa na po kayo sa akin, basta salamat. Basta wag lang po kayo magsawa sa panonood ng aking video. Siyempre, hindi, na rin po, wag po tayo mag-skip ng ads. Yan lang po ang aking hinihiling, dahil bilang isang reaction video, tumutulong din po ako sa mga mahihirap. Kung mapapansin nyo po, mga latest video ko ay may mga charity vlog din po ako. Yan po ang mga tinutulungan natin. At hanggang dito na lang po, at maraming salamat po talaga muli. Ang masasabi ko lang po ay hindi po totoo yung kinokontrol ako ni Kuya. Ngayon po, nandito po tayo sa ngayon sa sandali na pauwi pa lang po. Inabot na lang po kami ng gabi. Pauwi na po kami, so gagabihin pa po masyado pag-uwi. Lalo na po si Theo. Awad ko po kung matulog siya kay Kuya Kuya, or maintay na lang po ng sasakyan doon. Kaya sabi po, hindi po siya. Hindi totoo na kinukontrol yung pag-vlog mo. Hindi po. Ako lang po talaga yung oras ko lang din po yung inaano ko. Yung aligasyon na pinapabayahan kayo. Doon naman po, hindi naman po si Kuya nagpapabaya, kasi nandun naman po si Ate Nelia na utos-utos din po. Si Kuya naman, lang naman siya. Parang clean lang si Kuya. Hindi naman po siya nautos. Hindi naman po siya na... Sarili mo lang kung pusa yung aasahin niya. Pusa. Pagpupusa lang po. Hindi totoo yung mga aligasyon na naririnig natin, no? Hindi po ito. Ayun. Okay. At ito po, makapagsabi din naman po sila na Nelia na hindi naman po si Kuya Parod. At lahat po ng tao doon, lahat po ng Team Kalingap doon, makakapagsabi po sila na hindi po sila. Nagagabang po ng video ko, kaya makakaraan po. Kasi po, may inatupag lang po ko sa mga aralin po, kaya hindi po masyadong nakapag-upload ng video. Ayun po. Pero ngayon po ay